Hello mga ka-vlogs. Ayan, dito tayo. Tapos lang natin kumuha nung ano, nung contact name and number. Nag-address change, lumipat City of Prince George. Nilipat nila yung equipment nila sa bagong yung dating Railway Museum. Not Museum, sorry. Via Rail. Ayan. Tapos kinuha ko yung address kasama postal code tsaka yung tawag nito yung telephone number, contact name, lahat yun o. Tapos send natin sa email na kailangan i-send na carbon copy, naka-CC yung ating manager. Tapos it should be in the system. Sinend ko rin yung changes sa may update tab dun sa ano yung pag nag-create ng call. Sinend ko rin dun para backup doble-doble yung ating information na nire-relay. Yan. Okay, it's a nice day today. It's at least it's not as hot as before. It's sunny and cloudy and hazy. It's 17 degrees right now. So it's comfortable. Ayan, ayusin natin. Ayan. Sinatago ko yung logo ng pinagtatrabuhuan ko eh. Baka kasi ano, may trouble lang ako. Habang nag-vlog, I don't know. I think it's allowed na yeah. So that's why sometimes I blur it. You know. Kasi the nature ng job naman is sometimes driving, right? So instead of me just driving static, I do dynamic things like talking. It's not affecting the work or the job, right? So yeah, I was saying I put in this Maui Jim sunglasses, and it's a prescription sunglasses in our company. It's allowed 300 every 2 years, and I might get one. Kung ano yung magandang brand name ng sunglasses. I have I have Ray-Ban, I have Maui Jim, this one is Maui Jim, and I have yung, I'll put it on the description here kung ano yun. I'm sure it's just right out of my tongue, I cannot pull it out. Yun. So yun, gagawa tayo, kukuha tayo ng yung prescription sunglasses. I think from January 1st to December 31st ang benefit year. So every 2 years yun. Yun. So the next day. Magandang hapon sa inyo mga vlogs. It's 21 degrees right now. It's Friday afternoon, July 27th. Ayan o, dito tayo sa cloudy na lugar dito sa Prince George. I don't know kung dahil sa usok ba yan o dahil sa panahon ulan ata. Oh, gas ngayon is 176.9. Wow. Mamahal no? After nung fire sa Jasper, Alberta is known for oil. So, I don't know kung dahil doon naapektuhan ang price ng gas dahil sa fire o dahil marami lang na nagda-drive ngayong summer dahil road trip season. Yan, kaya yung mga may-ari ng mga gas station, sinasamantala nila na ang demand.
supply medyo bumabata dahil sa yan, kagaya ng yung from Prince George to Edmonton, hindi makabiyahe dahil barado nga yung ano, yung daan. Nagpunta ka na diyan sa ano, Buy Low Foods. Buy Low Foods. Ano pa? Ayan, at punta tayo ngayon sa ating inaanak na si Seffy. Happy first year birthday. Anak ni Kyle at ni Grace. Ayan. Bunga ng kanilang pag-ibig. Ayan. Oh, andun yung 4 Points Hotel. Oh. Tinanggal na yun? 4 Points? Wala na. Iba na. Ay, iba na? Ano lang may-ari? Yung vintage? Vestige? Vestige. Oo. Oh, kasi naka-ano na eh. 4 Points Hotel, Sheraton. Malaking ano yan eh. Kumpanya yan eh. Pero for some reason, hindi sila known dito sa North. Sa big city, Sheraton. Kilala yung hotel na yan eh. Yung ngayon, yung Prestige, na-feature yan sa ano eh, sa Price is Right. A prize on the game show, The Price is Right, has people here in BC raising their eyebrows a bit. A California man won the big prize, an all-expenses-paid trip to a spot that's not exactly considered an exotic destination. St. John Alexander now on the unlikely jackpot. When the prize is right on The Price is Right, contestants convulse with joy. Michelle! So when Stephen Witka of California learned he was a winner... It's a vacation of beautiful British Columbia! Round trip economy, Los Angeles to Prince George, well, he seemed happy too. Residents in the northern city couldn't believe his luck either. My first thought was... Oh my God, wow. When news broke on social media, I don't know why they're laughing. Sent their greetings. Oh boy, is he ever gonna be disappointed. Probably get robbed. I guess that maybe Prince George has a little bit of a stigma. Now it's possible The Price is Right didn't know where they were sending him. That's a crime here in Prince George? Prince George. That's not even BC. That's Lake Louise. Where the heck is that? I wanna go. But Witka isn't going to the Rockies. He's going to the Caribou. Why is someone coming from California all the way to, you know, Prince George? So the Prestige, Treasure Cove Hotel, and the casino of the same name are pulling out all the stops. There's fishing just around the corner. There's hiking trails. We have seven lakes near us. The casino is even flying him by helicopter to the famous lake. What's more, the people of Prince George are great hosts. Well done, PG. You will be number one in my heart. Oh, he's very excited. So come on down, Stephen Witka. This town is determined to show you a royally great time. St. John Alexander, CTV News, Vancouver. Nice. Getaway. Pero yung talagang pinapakita nila is Jasper Provincial Park. But, ang stay talaga is dito sa Prince George. Parang yung hindi alam siguro, tuwan-tuwa. Oh. Palakpak siya ng palakpak. Siguro pagdating niya rito, ay, ganito lang pala yan. Yan. Tayo, may mga sandbanks dyan sa side natin. Motorcycle season ngayon, no? Kaya mag-ingat yung mga nagmumotor. Lalo na kasi season na lang ang motorcycle ride. Yan, kaya ako hindi pa ako nakapag-motor, hindi pa, wala akong biniling motor dito eh. But yung dati kong landlord, yung pagdating ko rito, meron siyang motor. Pinahiram niya sa akin. Hindi naman niya tinanong, may license talaga ako. Tinanong lang niya kung marunong ako mag-ride. Sabi ko, okay. Binigyan na niya lang yung susi. Kasi pag sinabi mong oo, syempre, confident ka na kung may license ka, di ba? Hindi mo naman sabihin, oh, ayoko i-ride dyan dahil wala akong motorcycle license. Syempre, kung may license ka, ibig sabihin, may experience ka na nun. Ayan. Diyan nga pala yung mga sa Jasper updates, no?
may yung premier ng Alberta, talagang feel na feel niya yung sabi niya makakabangon talaga ang Jasper, kasi yun yung isa sa mga treasure, you know, national park ng federal, cover ng federal yun. So yung mga dating mga prescribed fire na ginagawa nila sa panahon nung bago ng ang ano na yun, government ngayon, ginagawa yun, pinupondohan ng government. Ngayon, na-stop. So yan ang nangyayari no, sa mga hindi yung ano lang, like mag-a-action pagka nagre-react na dun sa problema, hindi yung nag-work bago pa ang problema. Ayan, no? So dito tayo sa tinatawag nilang roundabout. Ayan, dapat mag-sign sila eh, para alam natin kung mag-ano tayo, mag-turn tayo, kasi yung signal na yan is importante sa communication mo sa mga ibang driver. Kaya yan yung tsaka sa motorcycle doon yung mga hand signal din, ganun, parehas din, no? Yung ganyan o yung ganito, yung sabihin may cup ahead, cup police, yeah, slow down, sulay kaliwa para makita dito sa baba. Yeah. Tapos yung pagka yung nagda-drive ka, may makasalubong kang nag-flash siya yun ng twice, ibig sabihin na wina-warningan ka nun na ahead may nakita silang cop or, you know, speed trap na kailangan mag-slow down para, siyempre, ano na rin, para hindi ka na makaltasan ng speed fine. Yan. Ako rin, pag nakakita ako ng cop, tapos mga nalampasan ko na, kahit nasa kabilang side sila, sisignal lang ko ng dalawang ano, lalo na kung nakikita kong mabilis. Ngayon, kasi ano rin yan eh. Ano rin, sagabal din sa flow ng traffic pag kami mga na-pull over, di ba? Nag-slow down ka, ganyan. Kasi yung maganda lang yung flow ng traffic na tuloy-tuloy lang. Ganun. Eh tayo. Driving etiquette na kailangan mo malaman. Dapat din hindi mo i-assume na pagbibigyan ka ng ibang driver, so assume mo na kahit minsan right of way niya, minsan yun nag-aagawan, hindi mo rin alam kung sino. Pagbigyan mo na lang kaysa masagabal ka pa. Ang daming sa four-way stop, ganyan. Ang daming aksidente. Nag-uunahan. Pinapairal yung ego na, oh, ako may right of way. Tapos yung isa naman, siya yung may right of way talaga. Nabangga, beginner. Yung aksidente ang labas. Siyempre, pag aksidente, kaya nga tinawag na aksidente, unavoidable yan. Pero yung mga ganong klaseng pre-accident na yun, kailangan iwas aksidente behavior. Ayan. Ayan ba, on the way tayo sa HART, H-A-R-T, Prince George, dito sa north, papuntang north. Dito nakatira sila Grace and Kyle. Yan. Nag 1-year-old ang kanilang anak. Oops. Ano to?
budget. Heated pa yun, kako. Yung yun, hindi naman heated ata yun. Kanyang ano lang, nasa labas lang yung opening. Sa winter, ma-freeze yung ano namin nun. Yun. Yun na nga yun. Kung ano yung naisip nyo, yun na yun. Chieftain! So, dito na tayo. Ayan mga vlogs, ganito yung uso ngayon sa pag summertime. May mga ganyan yung mga tao rito, mga pamilya kung gusto mo mag road trip. Ayan mga trailer. Ayan o. Ayan. Ayan yung mga tao rito. Ayan. Ito ang ating pagkain, pansit. Ano na cherries. Marites. Oo. Marites ka din. Marites. Register him. Register him. I had to register Roy for soccer. Yan, di ba? Okay, magaling okay kaya siya. Yep. He's good. Kahit hindi siya naglalaro. Gonna be like this. What like that? What the hell? What was that? Akala ko ano yung ganyan. No, I like this. Kill! Oh my God! What the The next day. Yan, magandang umaga. Vlogs. Dito tayo at magkakape gamit-gamit ang Curie. Ito galing sa Posco. Pero hindi masarap to, masarap yung McDonald's. Ayan. So hintayin natin maghirap. Ayan, lagay natin ito.